Lots News Updates. Sa ating mga balita, Philippine Coast Guard sisimula na ang pagtatanggal ng natitirang langis sa lumubog na vessel sa Bataan. Epekto ng oil spill minomonitor ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Isang lalaki patay sa pagsabog ng LPG sa isang kainan sa Legazpi City. Saturday classes sisimulan sa mga eskwelahang nasalanta ng bagyong Karina at Habagat. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Sisimulan ng Philippine Coast Guard o PCG ang pagtanggal ng mga natitirang langis sa lumubog na motor tanker sa Manila Bay. Ayon sa PCG, nilalayo nilang tanggalin ang humigit kumulang 300,000 liters ng industrial fuel oil sa loob ng Terra Nova para mapalutang muli ang naturang barko. Paliwanag ng ahensya, ang intensyon ay palutangin ang vessel, isalba ito at dalihin sa baybayin para mapigilan ang karagdagang pagtagas ng langis. Sa report din ng PCG, bumaba na ang paglaganap ng oil spill sa Manila Bay mula sa 12 to 14 kilometers sa 3.7 to 7.4 kilometers na lamang. Samantala, nagpahayag ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na nakikipag-ugnayan sila sa kanilang partner government authorities para maibsan ang posibleng epekto ng oil spill sa marine life at public health. Nananawagan rin ng BFAR sa mga mangingisda na i-report agad kung sakaling may namataan silang oil slick sa karagatan. Sa kasalukuyan, hindi pa nag-i-issue ang ahensya ng fishing ban sa mga katubigang naapektuhan ng oil spill. Patay ang isang lalaki habang 34 naman ang sugatan matapos ang nangyaring pagsabog ng liquefied petroleum gas o LPG sa isang kabubukas pa lamang na kainan sa Barangay Pinarik, Legazpi City, Albay. Kinilala ang namatay na si Jury Masarate, 42 anyos na residente ng bayan ng Daraga. Kasalukuyan namang nagpapagaling sa ospital ang iba pang nasugatang biktima ng pagsabog. Sa ulat ng mga otoridad, galing sa itaas ng gusali ang pagsabog. Nasira rin ang ilang bahagi nito at ilang nakaparadang sasakyan sa labas. Kasalukuyang nasa gitna ng investigasyon ang Bureau of Fire Protection o BFP ng Legazpi City para matukoy ang mga detalye ng nangyaring aksidente. Maaring magkaroon ng Saturday classes ang mga paaralang naurong ang pagbubukas ng klase para sa school year 2024-2025 dahil sa epekto ng bagyong Karina at Habagat. Ito ang isinaad ni Education Secretary Sunny Angara sa kanyang pagbisita sa mga paaralan sa Muntinlupa City at Carmona, Cavite para tingnan ang sitwasyon matapos ang matinding pag-ulan at pagbaha noong nakaraang Linggo. Paliwanag ng kalihim, normal lang ang pagkakaroon ng makeup classes sa weekends kung suspendido ang classes sa weekdays. Lalo pa 2% lamang sa total number of schools ang nagpostpone ng klase. Binanggit rin ni Angara na isa sa konsiderasyon ng DepEd ay gawing permanente ang blended learning dahil sa kakulangan ng classrooms sa bansa. Anya, isa ito sa maaaring gawin para mabawasan ang learning losses ng mga estudyante. Dagdag pa ni Angara, maganda ring sistema ang blended learning tuwing may sakuna. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. Thank you.